Pagkatapos namin puntahan ang Simala Church dito sa Cebu nga Cebu, ay napagdesisyonan ng biyahikada na hindi na babalik sa ruta namin papuntang Oslo to Santander. Ito ay dahil marami pa rin sirang kalsada at delikado kung gabihin kami sa pag-uwi. Sa halip, doon kami dadaan sa Dumanjug hanggang Moalboal at doon na kami magpahinga bago kami magpatuloy sa biyahe namin papuntang Liloan Port. Dumanjug. Pagkatapos ito is Ronda, then Moalboal yan. So this is my first time to pass through this area. Because the whole western side of Cebu, hindi ko pa ako napunta. Hanggang sa buwan na po ako. Hindi ako napunta sa Hinatilan, sa Bajan, but doon, maybe this is our town. Medyo mo traffic dito. Wow, meron naman silang kaysa ano brand. Hindi. A Valley View Hotel. Ano kaya yung kinukonstruct na dito? Ang laki. SM. Wow, laki ng boom machine. Parang SM yata. Hindi kaya City Mall. Ayan, kay Sano Brand, Dumanjug. Welcome to Dumanjug, Governor Fred. Wow! Nice highway! Four lanes in a man! Ito. Sana hindi medyo matraffic. Kita natin yung home province ko, yung Negros Oriental mamaya pag dada tayo ng coastline. It's a rare sight. Kasi parati tayo, para ako mismo, palagi ako makita yung western side ng Cebu, pero hindi ko na makita yung eastern side ng Negros from far away. This is my chance. Kita natin yung part ng La Libertad, yung Sayumon, sa Pinjoy. Ano, it's Moalboal. Siguro yung La Libertad at sa Kabihungan. Yeah. Sana nakita ko mamaya. I'm so excited to see it. Route 830!
Dito po sa Western Expressway ng Cebu Island, Route 830. Mari na naman ito. Okay, nandito po tayo sa lungsod ng Ronda. Welcome to Ronda. Ronda Vision. Ano nangyari dito? Matcha huminto sa gitna ng daan. Typical Filipino driver. Ronda loves you. Wow. Ito parang ipapark nila. Look at the church! Ang ganda! Wala dito sila, wala mga lato sila, wala sila, ganun, ganito, pagkaganda mo sila. Ang ganda nila pagka-preserve. Ito yung market nila. Parang doon mong sinihan. Meron palang palanas dito sa Ronda, Cebu. Welcome to Alcantara. Town ba ito? Alcantara town? Maliit lang itong lungsod. O baka naman isang barangay. Isang lungsod para. Sabik na sabik ako makita yung Negros Oriental! Yung Negros Island sa kabila! Saan ba yung coastline? This is Moalboal, people! This is Moalboal! Daming mga beach resorts dito. Okay, Gaisano Clan ng Moalboal. Halos bawat lungsod dito may Gaisano Clan. Di pa yung Gaisano dito. Sea View? Sea View Dive Resort. Hinarap kasi ng mga OBR nila eh, yung may dagat. It's okay. It's okay yan. Kesa sa
Grabe yung traffic naman dito. Malate kasi nung daan. Welcome to Panagsama Beach Resort, Panagsama, tapos may sea view. Doon kaya doon. Ang dami pa lang resorts dito, oh. Ito, bago ito nasunugan. Saavedra. Napakasikip ng daan. Okay, BI cards. Stop over muna kami dito sa Moalboal. Dito sa Chili Bar. Anong bar to? Chili Bar. Pescadora. Pescadora. Check nyo muna itong white sand beach dito sa Moalboal. Okay, pasok muna tayo sa loob. Dito sa Moalboal.
Paalis na kami dito sa Moalboal. Biyay kads, uwi na kami sa Dumaguete. This is my first time dito sa Moalboal. Doon kami kumain at tumambay sandali sa chili bar dito sa Panagsama Beach. Yan o, marami ng tao dito. Pagpasok namin kanina dito, hindi ko akalain na marami palang bars at resto dito sa loob. Kasi sobrang sikip ng daan dito, Bihay Cats. Kung titingnan mo talaga, parang residential area, no? So, kinakonvert lang nila dito na parang night spot dito sa Moalboal. Meron din mga overnight stay dito, no? So, parang ito yung parang boulevard at iskanyo natin doon sa Dumaguete. Gasunod to na may sakyanan. Parang mini Boracay dito sa Moalboal. Parang mini Boracay. Oo. So, maraming tindahan dito sa Moalboal, no? Mga bar at resto. Maraming resto bar dito sa Moalboal. Try namin makahabol ng 8 PM na bards doon sa Batu, sa Tampi. Pero kung di kami makahabot, doon na lang kami sa 9 PM doon sa Liloan Port. So ito yung adventure ride namin. Isang araw adventure ride. Una doon sa Simala Church, doon sa Sibunga, Cebu. Tapos pagbalik, doon na kami
dumaan sa Dumanjug, pa Dumanjug na kami, then dito sa Moalboal. Sayang lang no, hindi ko nakuna ng video doon sa Dumanjug. Marami pa namang twisties doon. Saka maganda yung kalsada. Naubusan kasi tayo ng memory card storage. Butin lang at ngayon nakahiram tayo kay Karudi ng memory card. So right now, papunta na kami doon sa Liloan, or depende na sa oras kung aabot kami sa 8 PM trip doon sa Bato, Tampi. So right now is mag night ride muna tayo from Moalboal to Liloan or sa Bato. From Moalboal, ang kasunod nito is Badyan, then Alegria, then Malabuyok, Hinatilan, Sambuan, at doon sa Santander. So medyo malayo pa yung biyahe natin, no? Sana nga lang okay lang tong panahon kasi medyo maulap ngayon. Baka uulan to mamaya. So maganda talaga yung daan dito, biyay cards, compare doon sa kabila, doon sa Uslob. Dito is maganda na yung mga kalsada. Hindi katulad dati na dito yung maraming sira, at doon sa kabila yung okay. So nabaliktad ito ngayon. So gabi na kami nakalis doon sa Moalboal, no? Sana makaabot tayo sa 8 PM na trip doon sa Bato, sa Sambuan. Pero kung hindi, sa 9 PM na lang kami doon sa Liloan Port. First time ko palang makadaan via Moalboal to Liloan or dito sa doon sa Sambuan. So kailangan nating mag-ingat sa daan kasi may mga parte dito na medyo madilim. Buti na lang at may MDL tong motor natin. So naka-intercom naman kami, pero ang naka-connect is kami lang dalawa ni Ken Garth. So si Andy hindi nakakonek sa amin. So sa ngayon, biyay cards, kung balak niyong pupunta sa Cebu, ang may suggest ko lang is mas okay kung dito na kayo dadaan via Moalboal kaysa doon kayo dadaan sa Pauslog. Kasi medyo hindi pa naayos yung mga kalsada doon. Maraming under repairs. So doon kayo mapapagod sa biyahe nyo. So okay, biyahe cards, no? Dito ko na tatapusin tong video natin today. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel at saka sa Facebook page Zetro. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta.
Okay, so ride safe and God bless po sa inyong lahat.